Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Mala action star, halos upakan na ni Senador Padilla at uminit naman ng ulo ni Senador Tulpo. Naging trending nga si Aling LV na isang kasambahay na nabulag dahil sa pang-aabuso ng kanyang amo. Hindi lang mga netizens ang nanlumo sa mga pangyayari dahil umabot din ito sa Senado. Kwento ni Aling LV sa mga senador na noong una ay mabait naman ang mga amo pero tumagal ay doon niya naranasan ang pang-aabuso. Nung una po pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tinatsagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer. Ayon kay Aling LV, nang hindi niya nakaya ang lahat, doon niya napagdesisyonan na magsumbong na kay barangay chairman. At mabilis naman di umano ang aksyon, ayon mismo ito kay chairman. Pero bakit nga ba halos uupakan na ni Senador Padilla at ni Senador Tulpo itong si chairman? Narito at panoorin. Chairman, ito po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatnyan po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatnyan po siya na magutim at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko palinisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, nakita nyo na na mayroon po siyang mga sugat, mga ganun? Wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganun, dumating na po yung amo niya. Dapat automatic yung chairman eh, pagka may dalawang partido dun sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap ng isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi nga po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman pong panganong pinwer sa sinanay LB na tumakas na nga. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay? Eh, hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. Dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa barangay. Hindi, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil... Hindi, hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho na chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Ay, wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay? Hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Tinanong kayo, nunandong kayo. Hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko... Ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pasik po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. Oh. Chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na hindi po naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi tinanong mo din siya
kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yung sila yung mga frontliner. May paningin na ba siya noon o bulag na? Ano hong tulong natin? Kasi sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay, lo, naka-register lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala pong naka... Mr. Chair, pwede natin katanungin si Ma'am LV. Ma'am LV. Sasagutin mo pa yan, ha? Sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbuhan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako. Doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabihin ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam mo ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi. Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay at umakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo. Napaka walang hiyamo. Sir, hindi, excuse po sir. Hindi ko po sinurrender po yan. At lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kuha ko si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, maduloy, sabi mo parang taong gasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi na nga ng kasamahay yung kanyang sitwasyon na siya ay naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na lang pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Give me a reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung... sa barangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi. Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron ka kailangan, meron ka isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Elby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Stella, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po. Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan ka magsalita. Pero the permission of Senator Tulpo. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo.
sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ang trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala nang lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Saan sinabi mo, sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaction si Nanel. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Imposible naman yan. Kaya nga siya lumayas, tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na ano siya, reklamo po sa amin. So, Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na it's a lie detector test na sinungaling to, ikulong natin sa baba. So, kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? Talang, ano po, may tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Hindi, kilala po. Kilalang tao yun doon. Yung kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung pumunta si Manang Elbero, bulag na siya ang dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser room naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa Nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Tapos ang kanan po ay nakakita pa? Opo. So nakaharap niyo po si Kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambahay mo, nandito ko. Tinawagan nung magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So Kapitan? Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita po. Hindi niyo makikita? Kilala po boses. Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo. Hindi mo kilalawan ang physical condition. Malaki ba? Magaling? Yung narinig ko yung tanong ng iyong abogado, sa natatandaan mo, yan ang itsura ng Kapitan na nakita mo no, kahit yung isang mata. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad? Tumayo ka nga kung matangkad ka. Oh, taban. Hmm. Diba ba, ano nga? Mali, mababa ka, kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. Opo. Kung nakaupo ka. Opo, type po ang height ko. Maliit lang po ako. Wala na ito ng vision. Totally. Di Dr. Kate Apes. So hindi mo ilan taon mo na kailan nangyari yung pagpunta mo sa barangay hall? Nung pong nakatakas po ako noong 2021. Nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng yung nasa lubungan ko po, yung kasi yung nagtitinda po ng lumi doon, si Kagawad po 'yon. Hindi ko lang o kilala ang lalaki, Kagawad po doon. Pumunta ka sa barangay hall para anong gawin? Magreklamo? Isumbong? Opo, sabi po nung Kagawad doon, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? Opo, sabi iati daw po ako sa sakayan ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid? Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako hindi sa... Hindi mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, nabobosesan mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano masasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi? Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Eh, sino nag-check nung gamit mo na sinabing che-checkan? Wala po. Ayun, walang... Sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako doon sa may parang school ng kinder. Hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt? Hindi po. Hindi ka pinaghilamos? Po. Langganang maliit, wala? Wala po. Kapitan, wala daw panglilinis?
Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Tinawagan mo raw? Hindi po, wala po akong pangyayari tumawag po nanay. Paano niya nalam, paano nalam ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa barangay hall? Sinusundan na daw po yun pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pa pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, uhas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan mo yan, Senator. Kahit hindi po nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambahay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambahay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, sakayan ng jeep, ubos. Doon pupunta. Doon dapat unang pinuntaan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Tan, pagkatapos nung pagkakaharap nyo na inuuwi uli si Aling Elvis sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow-up, pasyal doon? Okay na, Mr. Ruiz. So, kumusta na yung nagpunta sa atin? Anong kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Maamos ka mo eh. Ang medyo magutin po si Nanay Elvi po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Nabihisa na ba yan? Ano bang kalagayan niya? Nakikita ko parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin napalo. Kasi nga po, ang paalam niya po sa amin talaga, naihatid na po sa pamilya. Sabi pa po niya, sa conception nga ihatid. Yung sinasabi po ni Nanay Elvi. Ihatid ni Jerry sa pamilya. Opo. At, so hindi ka nag-follow up, Jerry? Naihatid mo na ba? Yun po ang hindi na po. Sa to, yun po di barangay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol. Lakad lang po kami at saka po sariling motor lang. So wala nang pagpapalo up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap ngayon dito, nandun ka po pala. Iyon po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi niya. Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yun na nga, magre-reklamo siguro. Mr. Chairman. Baka rehistrado pa, nag-rehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Ngayong ano, September, Oktobre, Senator Tulfo. Okay. Ulitin ko ulit. Ibang question naman po. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo and then nagkaroon ka ng pagkakataon para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin kung ikaw si Ma'am Elvi? Hindi, wag na sagutin mo sa akin. Ulitin ko, madalas ka ng binubugbog, sinasaktan lahat na ginagawa sa'yo, nuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc., etc. And then nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, maging nire-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya, na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nanay Elvi, nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw sa sitwasyon ni Ma'am Elvi, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ng Ma'am Elvi. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, hindi, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi Senator. Kasi it defies logic. Lahat na sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na nadad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay at sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And she had 3 minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, 3 minutes, dumating amo. O sabihin natin, siguro ipapalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had 3 minutes na nandun, nakaupo lang. Wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, amin sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano lang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh.